Isang mahamog na umaga sa inyo lahat, mga kabayan. So, itong video na to, itong vlog na to ay continuations nung previous vlog ko na step-by-step process sa pag-uwi ng Pilipinas para sa mga OFW based on experience yun. So, dahil waiting na ako sa swab test results, so ito namang vlog na to ay dedicated dun sa step-by-step process para dun sa swab test result. Alright, so paano par? Tara, diretso na tayo. At syempre par, dahil naghahantay ka na lang ng swab test result, wala kang ibang pwedeng gawin kundi mag-stay ka lang sa quarantine hotel. Okay, pero just in case na gusto mong i-check yung status ng iyong swab test result, so pwede mong i-check dun sa ECIF registration na nandun sa email mo, na pinrovide mo doon. Meron dong link. Okay, pwede mo yung i-click para makita mo yung, or matrack mo kung nasaan na yung iyong specimen. So, yun yung isang way para ma-check mo. Pero sila din mismo yung mag-i-email sa'yo ng resulta later on. At syempre, tip number one, habang nag-aantay ka ng iyong swab test result, at syempre, yung rasyon, although breakfast, lunch, and dinner naman siya, may times na baka magugutom ka or gusto mong magkape or gusto mo ng kung ano pa man. So, may mga tips and tricks dyan. So, pwede kang kumausap ng mga room attendant. Okay, so, pwede mo silang pakisuyuan at abutan mo na lang ng konti, padulas. So, at least marami ka mabibili kasi pag dito sa hotel quarantine mismo, tulad dito sa amin, yung kape, 60 pesos. Yun na. Okay, so, at least nakatulong ka pa sa room attendant, di ba? Ganun lang yan. Okay, par. Ngayon, at na-receive mo na yung email confirmations na galing Red Cross. At na-download mo na rin yung mga attachments. So, next step, mayroong link dun sa baba. Yan. Okay, kailangan mong mag-register sa uiana.oa.gov.ph para sa transportation mo. I understand na limited lang siya sa mga OFW nating mga kababayan, but I hope na sana applicable sa lahat. Pero yun, kailangan mo mag-register doon at i-submit. Okay, ngayon habang nag-aantay ka, meron namang hotline yung OWA, pwede mo siyang tawagan right away kung gusto mo nang makauwi ka agad. Ito yung number. Meron ding isang way, pwede ka makipag-coordinate kasi sa bawat mga hotel quarantines ng mga OFW or mga kabayans natin umuwi, meron tinatawag na house parent. So, kasama natin siya sa mga hotel na representative pala siya ng OWA. So, meron siyang direct line sa mga landline na pwede niyong tawagan for confirmations or arrangement. So, yun ang isa. At syempre kabayan, no, add ko lang kasi merong nagtanong kung pwede ba silang mag-stay sa, for example, sa Manila for some other purposes and then uwi na sila dun sa mga province talaga nila na nilagay nila dun sa ECIF, Red Cross at dun sa OWA. Base kasi dun sa briefing ng Coast Guard, I hope, correct me if I'm wrong, ang sabi nila doon na kung ano man yung ilalagay mo na address sa ECIF at sa OWA will be your final destination. Okay, so yun yung sasagutin ng OWA for OFW yun na. Okay, ngayon kung sasabihin mo na pupunta ka lang sa Maynila muna and then later pupunta ka ng probinsya, ang sabi nila na baka yung Manila yung malilibre pero yung papunta mo ng probinsya hindi na. So parang one time use lang siya. I hope negotiable pa yon. So you just try na makipag-coordinate na rin sa kanila na baka naman exceptionally eh pwede naman, 'di ba? Wala namang mawawalang magtanong. Wala namang mawawala pag magtanong, 'di ba? And there you have it, guys. Thank you for watching. I hope you learned
a thing or two in these two consecutive episodes, especially to all the Filipinos returning home just like me. Okay, pag nagustuhan mo, ay huwag kalimutang mag-subscribe. Okay? This has been Roger, isa akong ex-OFW na galing sa Middle East, at nagpapaalala na minsan sa buhay, kailangan natin tumaya. At pag tumaya ka, tayo mo na, pati pato. Salamat!